So isang magandang araw sa inyong lahat mga kapits, ano? So meron naman tayong isang bagong pag-usapan ngayon mga kapits. So bago tayo magsimula, ay shout out natin muna yung ating mga solid kapits natin dyan. So shout out sa inyong lahat. So mga kapits, ang pag-uusapan natin ngayon at tatalakayin itong mga iba't ibang klase ng bato mga kapits, ano? So, ang bato mga katiits ay iba-iba yan mga katiits. May bato na isang normal na bato at meron ding mga bato na sadyang ginawa para lagyan ng mga kayamanan at mga deposito mga katiits, ano? So, keep tuning lang kayo mga katiits hanggang sa dulo ng video para meron kayong mga idea kung ano ang klase ng bato o ano ang mukha ng isang bato, ng isang normal na bato at ng bato na sadyang ginawa ng mga hapon para lagyan ng mga kayamanan mga katiits. So, ano nga ba ang mukha ng isang normal na bato? So, ganito ang mukha ng isang normal na bato. Ano? So, ganito at ganito. So, ito yung klase ng mga normal na bato mga katiits. So, normal white mga katiits, diba? So, mga katiits, kung mapapansin natin, ang karakteristik ng isang normal na bato ay isang napaka-solid at ang kanyang kulay ay normal white kapag ito ay located sa mga sapa at kung located ito sa mga damuhan, minsan ito ay nagkukulay red or nagkukulay black yung iba mga katiits, ano? So dito mga katiits, meron akong halimbawa ng isang bato na sadyang ginawa ng mga hapon para lagyan ng kanilang mga kayamanan mga katiits, ano? So minsan ang mga bato itong mga katiits ay nilalagyan nila ng mga small giveaways para hindi na nila hanapin yung malalaking deposit mga katiits. So ganun yan mga katiits. So minsan mga katiits, itong mga klaseng bato ay bihira lang talaga natin makikita kasi ang usually yung makikita natin, itong nakikita natin sa screen mga katiits, yan yung mga normal stone mga katiits. At ito mga katiits, ito yung bato na sadyang ginawa mga katiits, ano? Kung mapapansin natin mga katiits, ang karakteristik ng mga bato na sadyang ginawa ay hindi siya solid. So para siyang simento na minasa mga katiits, 'di ba? Kung mapapansin natin, yan meron pa siyang medyo malalaking mga bato na inihalo diyan para makatiits, para mabuo siyang parang isang malaking bilog na bato mga katiits, ano? So para siyang minasa. So hindi siya solid mga katiits. At isa pa, halo to katiits. O di ba? Rinig nyo yan katiits. Halo siya katiits. Hindi siya solid, parang meron siyang butas sa ilalim. So na isang napakagandang mga discovery ito mga katiits, ano? Lalo na dito pa ating area nakikita natin at napakagandang i-explore yung ganitong mga klaseng mga discovery mga katiits, ano? At isa pa mga katiits, yung ating basihan kung ang bato ay sadyang ginawa ay madali siyang kapitan ng lumot. Ganito mga katiits, ito yung isang halimbawa. So napakaraming lumot at mga damo at meron siyang mga kaunting damo na tumubo sa ibabaw, yan mga katiits. Ganyan yung mga klase ng bato na sadyang ginawa. Kasi ang normal na bato mga katiits, yung mga makinis, hindi yan basta-basta kapitan ng lumot. Yung mga simento na minasa, yun yung mabilis kapitan ng lumot mga katiits, ano? So dito mga katiits, sinabihan ko yung kasama ko na subukan natin kunin yung isang bato. Yan yung maliit. Kung malambot nga ba siya mga katiits? So yan, so, diba pansin nyo mga katiits? Madali lang siyang kuhain para siyang, madali lang siyang kunin para siyang isang minasa na hinalo dyan mga maliliit na bato. So napakagandang bato at ito ay isang hollow rock. So napakagandang sign nito mga katiits, ano? So sa area na ito mga katiits ay isang napakagandang area mga katiits. So maybe sa next vlog mga katiits ay iba-vlog ko ito mga katiits yung kanyang kinalalagyan kasi para itong mga simento mga katiits. So isang napakagandang area mga katiits, ano?
So dito sinubukan kong paluin, sinubukan kong paluin ng kasama ko itong isang malaki. So hindi siya matigas. At yun na nga mga katiits, natanggal siya ng mabilis. At ito, ito yung kanyang mga sample, diba? So medyo kakaiba ito mga katiits, kasi paano nahalo itong ganitong kalaking bato sa isang malaking bato, di ba mga katiits? So sa normal na bato, walang ganyan mga katiits. Hindi ganyan yung mga normal na bato, walang ganyang kalaki na halo dyan sa ibang bato. So itong bato ay napakaklaro na ginawa mga katiits, ano? So minsan itong mga bato ay mayroon itong mga ibig sabihin. So tatlo ito mga katiits, tatlong bato. So meron niyang layong distansya. So abangan lang natin. Kasi ito pa yung first na bato na tinitingnan natin mga katiits, ano? So dito mga katiits, eh, kumuha ako ng konting sample at tinignan ko. So dito makikita natin na para siyang minasa talaga mga katiits, ano? So para siyang mga balas-balas na minasa at binuo. So dito pumunta ako sa medyo may araw para mas klaro. So ayan. So itong klase ng mga bato mga katiits ay hindi nila ito hinaluan ng mga mga chemical na pampasulid mga katiits, ano? So dun sa mga ibang bato na makikita natin na mga hollow rock, kaso napakasulid, ay mayroon silang inhalo dyan mga katiits na hindi natin alam kung ano. So ganitong klase ng mga bato mga katiits, ano, ay bihira lang talaga itong mga katiits, kasi ako mismo ay dito lang sa area na ito ako makakakita mga katiits, ano. So sa ibang area, marami kaming area na pinuntahan, kaso wala talagang kapareha. So dito mga katiits, dito lang talaga kami nakakita ng mga ganitong klaseng bato. So tatlo to katiits, ha. So dito mga katiits, ibinalik namin yung isa, yung kinuha namin, kasi hindi namin ito babasagin. Amin pa itong titingnan ng mabuti at i-analyze mga katiits, ano. So ito yung kanyang, ito yung bato sa kanyang gilid mga katiits. So white siya at hindi siya nilulumutan. So subukan namin paluin. So halos magkaparehas lang mga katiits. So tanta ko na anod siguro yun, kasi malakas yung tubig dito. So ito yung normal stone mga katiits. So subukan ng paluin. So ganito yung kanyang tunog. So dito ay promosid na kami doon sa ilang bato na kaparehas niya mga katiits. So dito mga katiits, makikita natin ay pareha talaga ang kanilang mga karakteristik. Nilulumutan at mayroong mga damo na tumubo sa kanyang ibabaw. So ganyan yan mga katiits, ano. Kapag ikaw ay nagsisimento, halimbawa flooring, tapos hindi na pinupuntahan or dililinisan. So ganyan yung mangyayari mga katiits. Mayroong mga laming mga lumot at tutubuan ng mga damo. So ganyan yan ang karakteristik ng mga bato na ginawa ng mga hapon mga katiits, ano. Maraming lumot kumpara sa mga normal stone na makinis at hindi madaling kapitan ng lumot. So iba yung lumot ng normal stone mga katiits sa bato na sadyang ginawa mga katiits, ano. So dito banda mga katiits, mayroon tayong makikita na isang napakatandang tuno. Puno niyan mga katiits. So yung nakikita natin, mga gamot yan. Mga ugat ng puno. So napakalaki niyan mga katiits. Nasa pangpang yan mga katiits, ano. So ang area na ito mga katiits ay isang napakagandang area mga katiits, ano. So dito ay aming tiningnan itong isa. So ito yung pangatlo. So yung pangalawa, yan yung pangalawa. So tatlo yan mga katiits. So meron yang mga posisyon at distansya. Ang kanilang posisyon at distansya mga katiits ay halos magkapareha. So tansya ko mga katiits, ang distansya nila ay nasa 5 meters each. So ganyan yan mga katiits. So ito yung kanyang mga likuran. So dito mga katiits, sa kanyang likurang bahagi, so pansin nyo yan mga katiits, yung parang mayroong circle. So tansya ko mga katiits, iso ay parang isang butas. Butas na kung saan mayroong ito yung magsisilbing daan patungo doon sa ilalim mga katiits, ano. So halimbawa, kung wala pa yung butas, binutasan yan mga katiits. So bago pagkatapos buuhin. So pagkatapos lagyan ng mga anong inilagay dyan sa ilalim, so
tinakpan yan mga katiits. So parang tinakpan at minasa. Tipapansin yun mga katiits. So perfect circle siya mga katiits, diba? So pansa po mga katiits, minasa yan mga katiits at tinakip. So dito halo rin ito mga katiits. So napakaganda talaga mga katiits. Halos halo itong tatlo. So mga halo ito mga katiits ha. So yan, pansin yan. Mga halo yan mga katiits. At dyan sa likod, yung parang mayroong circle, yan, yan banda, solid yan mga katiits, hindi yan halo. So para na yung isang bato na inilagay dyan, tapos minasa, nilagyan ng simento para hindi mabuksan. So ganyan yung analysisyon ko yan mga katiits, ano. So isang napakagandang mga sinyalis mga katiits, ano. So dito banda mga katiits, kami ay umuwi na at natapos na naming tingnan at suriin itong mga klase ng bato mga katiits, ano. So isang napakagandang bato at halatang halata na ginawa talaga mga katiits. So dito mga katiits, kami ay umuwi na. So abangan nyo mga katiits yung mga bagong vlog natin mga katiits. At maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all mga katiits.